Come Holy Spirit, come Holy Spirit, sama mong ilikod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Martes, welcome to Hold the Line, Police Senior Master Sergeant Brother Raldi Mores mula po sa ilalim ng bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated. Sa tulong po ng panalangin ng Mahal na Ina ng Birhen ng Guadalupe, nais pong magbahagi. Ang mabuting balita po ngayong Agosto 24, taong 2021, inangon nating kay San Juan, Kabanata 45 hanggang 51. At sabi po rito, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puso. Nasa ilalim ng puno. Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita na nasa ilalim ng puno. May tatlong karakter po dito. Si ang pangalan niya po ay si Felipe yung una, pangalawa po si Nathaniel na binago po ng Diyos ang pangalan sa bandang dulo. At siyempre ang ating pinakabida, ang ating Panginoong Jesucristo. Unang-una, pakita natin sa gospel na may pamagat itong ang pagtawag kina Felipe at Nathaniel. Unang tinawag po si Felipe ng ating Panginoon sapagkat kasama po siya doon sa 12 apostoles. Tignan natin yung karakter ni Felipe. Ito yung unang magandang karakter. Matapos makita ni Felipe at natagpuan niya si Jesus at naranasan niya yung biyaya at pagpapala, hindi po siya tumigil. Hindi po siya naging makasarili. Hinanap niya po si Nathaniel. Hinanap niya po si Nathaniel o Nathaniel para ano? Para ikwento at ayain na lumapit din kay Kristo. First character na nakita natin, nag-aya. Si Felipe, kapatid, after niya maranasan ang pagpapala, hindi siya huminto. Hindi niya sinarili, bagkos nag-aya siya. Sa pangalawang karakter, kapatid, ito ang kagandahan, si Nathaniel. Sabi niya, ang word pa ni Nathaniel nung sinabi ni Felipe na nakita ko na ang Mesayas. Ang sabi ni Nathaniel, may magmumula bang mabuti sa Nazareth? Bagamat nag-question si Nathaniel, hindi siya doon huminto. Nagpatuloy din siya at sumama siya doon sa aya ni Felipe. Ito rin siguro yung magandang hamon sa atin. Bagamat inaaya tayo ng ating kaibigan, inaaya tayo ng mga tao na lumapit kay Kristo, inaaya tayo ng kaparian, ng mga brothers, ng ating mga magulang para lumapit sa ating Panginoon, nawa maging katulad tayo ni Nathaniel na hindi huminto doon sa pagtatanong. Bagkos after magtanong, siya rin ay lumapit kay Kristo. Pero ito ang kagandahan. Nung lumapit siya kay Kristo, ang sabi sa kanya ng ating Panginoon, bago ka pa man tawagin ni Felipe, nakita na kita na ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Ang ating Panginoon ay nakamatsyag lang sa paligid natin. Nakikita ang bawat gawa natin. Nakikita ang bawat sitwasyon na kalagayan natin. Si Felipe, naging coach o nag-aya. Si Nathaniel naman, bagamat nagtanong, tumalima, pero ang ating Panginoon, palagi siyang nakamasid, palagi nagbabantay, at nakikita ang bawat gawa natin. Ang tatlong hamon sa atin sa araw na ito, maging katulad tayo ni Felipe, na mag-aya tayo, maging parang pari tayo, maging parang brothers tayo, maging sisters tayo, maging katulad tayo ng mga katekista, na patuloy na ipinagsisigawan ng pagpapala, ang biyaya, at ang kaligtasan ng ating Panginoon. Maging Nathaniel din tayo, na bagamat nagtatanong sa oras na ito, pero dahil alam natin, papunta ito kay Kristo, sumunod tayo, tumalima tayo. At nakikita naman natin na may nakalaan at may gagawin ang Diyos para sa atin. At syempre, ang pinakamaganda sa lahat, maging katulad tayo ni Kristo. Sabi ni Kristo, nakita nang nasa ikaw ay nasa ilalim ng igos. Si Kristo nakamasid sa atin at sa pagmamasid niya, hindi siya tumitigil, hindi siya huminto. Palaging nakaabang ang kanyang biyaya, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang kaligtasan at higit sa lahat ang pagmamahal. Pero pahabol kapatid sa gospel, after tumalima ni Felipe, after tumalima ni Nathaniel, ang sabi sa kanya, sinabi ni Jesus na nampalataya ka lamba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng punong igos, makikita ka ng mga bagay na higit pa kaysa rito. Kapatid,
ito yung pangako sa atin ng ating Panginoon, na kung susunod lamang tayo sa kanyang kapangyarihan, na kung susunod lamang tayo sa kanyang utos, makakakita pa tayo ng mga bagay ng higit kaysa rito. Ang Diyos natin, Diyos na nagpapagaling, makakakita pa tayo nito kung mananalig at magtitiwala tayo. Ang Diyos natin ay nag-provide, makakakita pa tayo na God is a providing God sa buhay natin. Nakita natin ng Diyos natin ay nagpatawad, mas mahigit pang kapatawaran ang ibibigay sa atin ng Diyos. At kung sa oras na ito nawawalan ka na ng pag-asa, ang Diyos natin ay Diyos ng pag-asa. He will give you hope, He will give you power, He will give you blessing. Nang sa ganon, maging katulad tayo ni Felipe, ni Nathaniel, na patuloy na nakasunod sa kanyang mga yapak, sa kanyang biyaya, at higit sa lahat, sa kanyang mission. Let us pray in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, minsan nagtatanong kami kung kami ba talaga ay tinatawag mo. At minsan nagtatanong, talaga bang nasa paligid ka namin na may Diyos ba talagang nagkamasid sa amin? Pero Lord, sa oras na ito, alisin mo sa amin ang takot, alisin mo sa amin ang pangamba, ang doubt, ang question. Of course, pangawa ka namin na may magagawa pa kaming higit na mga bagay as long na tinawag mo kami at may mission kang ipapagawa sa amin. Alam namin, Panginoon, na gagamitin mo kami sa iyong ubasan, sa iyong kawan. Panginoon, sinusurrender na po namin ang aming mga puso, ang aming isipan, ang aming takot, ang aming pangamba. Upang lang sa ganon, sa iyong misyon na ibibigay sa amin, sa iyong ipapagawa, matapang kami, may dignidad, nakatayo kami, at ipagsisigawan namin na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagpo-provide, Diyos na nagbubuo, Diyos ng pag-asa, pagtitiwala at pag-ibig, at higit sa lahat, Diyos ng kaligtasan. Sinusuko na po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri at pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon, na bubuhay noon magpakailanman magpasawalanggan siya nawa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, amen. Mula pa rin po dito sa Makati City Police Station, patuloy po na nagsasabi at nagpapaalala, just hold the line, nawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.